ako. Oo nga, baka maiiyak ako nito. Huwag mo ako paiyakin, ha? Naiiyak ako, guys, kasi pareho kaming ano dito helper. Pero, ano ba? Parang sige lang. Nabuntis. Pero huwag mo ako paiyakin, ha? Nabuntis kasi siya dito, guys. Hi, guys! Ayan. And welcome back to Miss PH TV. Meron akong kasama ng aking... Hindi, ngayon lang kami nagkakilala. Friend, yan. Nahugot ko dyan. Actually, friend ko siya, pero... Ngayon lang kami magkwekwentuhan. Ngayon lang kami nakapag-bonding na kami dalawa. Tapos meron akong ano, mga gustong itanong sa kanya na matagal ko nang gustong marinig. Gustong itanong. Actually, marami kami mga kaibigan dito na syempre alam namin yung sitwasyon niya. Pero ang mga kaibigan kasi namin ay hindi katulad ng ibang tao na pag meron kang gustong malaman sa isang kaibigan mo, doon ka magtanong sa kanya, hindi nila yan sasabihin sa'yo kahit itanong mo. So, yun yung nakakatawa sa aming magkakaibigan dito. So, alam na nila kung sino yan kasi member ng PNB yung mga yun. And so, dati naging curious ako sa kanya kasi guys, ano, alam mo, parang naiiyak ako. Oo nga, baka maiiyak ako nito. Huwag mo ako paiyakin, ha? Naiiyak ako, guys, kasi pareho kaming ano dito helper. Pero, ano ba, parang sige lang. Nabuntis. Pero huwag mo ako paiyakin, ha? Nabuntis kasi siya dito, guys. So, gusto kong malaman kung ano yung mga naging, ang tawag doon, after niyang mabuntis. Kasi nga, syempre, employed siya, may amo siya. So, ano yung mga pinagdaanan niya? Paano niya na-handle? Paano niya nakayanan? Actually, ayoko talaga itong gawin kasi parang feeling ko baka, anong tawag doon, be? Parang too personal. Oo, masyadong personal. Baka ayaw niyang ipaalam sa iba. Pero since sabi niya na gusto niyang i-share, dahil I know na hindi lang naman siya ang naka-experience ng ganito dito. So, para alam na din ng iba kung ano yung mangyayari sa'yo, once na nangyari sa'yo, yung nangyari sa kanya. So, guys, si Rose Cruz, yes, meron din tong ano eh, YT channel. So, ilalagay ko yung kanyang link dyan sa aking description box para ma-search nyo din or ma-visit nyo yung kanyang channel. Meron akong mga random questions sa kanya. Actually, unplanned ito. Unplanned. Wala, parang nagkwentuhan lang kami. But at the same time, makapagbigay kami ng lesson sa ating lahat. Diba? Sa ibang helpers, lalo na dito sa Hong Kong. Yan. So, yung first question ko sa kanya is, bakit ka nabuntis? I mean, tama ba yung ganong question? Nabuntis, syempre, may partner. Ayun, may partner daw siya, diba? Pero, wala ka namang asawa? Wala. Hindi ako married. Hindi siya married. So, yung naging father ni... Dito mo siya nakilala sa Hong Kong? Mm-hmm. Okay. So, syempre, kaya tayo na... Parang nahihirapan ako kasi syempre, di ba iba yung magkaiba kami ng sitwasyon. Yan. So, nabuntis na siya. Doon na tayo sa nabuntis siya. So, paano tinanggap sa sarili mo na... Kasi alam natin na pag nabuntis ka dito at employed ka, mahirap. Paano mo sasabihin sa amo mo? Oo, yun paano ang pinaka. Yes. So, ano yung na-feel mo o ano yung naramdaman mo nung nalaman mo na buntis ka? Una, natuwa kasi nabuntis. Pero, takot ako kasi may amo. Then, nag-plan ako ng abortion. Oh my God. Kasi, tito, diba, legal ang abortion. Talagang nagpunta ako sa clinic for abortion. Hindi ka natakot? Natatakot. Iniiyakan ko siya lagi. Tapos, ano yung pumasok sa isip mo, ba't hindi mo siya tinuloy, yung abortion na sinasabi mo? Kasi ayoko naman talaga siya i-abort. Kaya lang sa sitwasyon, tapos nagtatrabaho, tapos hindi alam ng amo na buntis ako that time, kasi on vacation pa sila sa Canada. Ay, basta somewhere na on vacation sila. Tapos ako, noong time na yon, iniisip ko paano na yung ano ko, mag-umpisa ulit ako kasi galing ako sa Lugnok. Tapos medyo umukay na. Tapos biglang nabuntis na naman. Tapos yun, paano na yung magiging future ng baby. Be, paano mo ano? Paano mo sinabi sa amo mo na, ma'am, buntis ako? Paano? Nung ano na talaga, na nag-decide ako na ayoko nang ipa-abort. Kasi 3 times ko na siyang ipinunta sa ano. Tapos parang sabi ko, last na to, if
if hindi talaga ako matanggap, kung hindi, kasi di ba step by step yung ano ng abortion, hindi ka talaga as in i-abort agad. Oo, dito, kasi di ba pumunta ako ng clinic, tapos bibigyan ka ng ano nila na ganito, talaga bang naka-decide ka na, tapos bibigyan ka ng papel, tapos i-refer ka nila for para, yung parang psychiatrist, yung psychologist, so, na i-ano ka muna nila ng counseling. Pero hindi ako natuloy doon sa counseling kasi yung parang nag-ano yung date, hindi ko napuntahan. Kaya sabi ko, talagang may plan ang Diyos na hindi ko talaga siya ituloy. So ito yung way niya na ano. So nung last na sabi ko, ito na talaga, hindi ko talaga siya ituloy. Kasi actually, hindi naman natin sasabihin na kasalanan yung ginawa mo dahil wala ka namang asawa, diba? So ayaw lang siguro ni God na magkaroon ka ng kasalanan. Tapos, yun na. Nung time na padating na sila, nag-ano ako, naka-schedule. Yun yung naka-schedule na ipunta na ako dapat sa hospital for, ano na, yun na nga, sa operation. Tapos, sabi ko, hindi ko na itutuloy. So, nung, ano, nag-ano pa ako, bumubwelo, laamo ko paano sabihin. Tapos, bigla na lang ako yung nakaupo si amo sa sala. Sinabi ko na, ano, Carol, I have something to tell you. I'm pregnant. Si Carol, si amo. Babae. So, kasi Carol, by name yung tawagan namin sa bahay. Ano pala ang amo mo dito? Anong lahi siya? Chinese tsaka French. Si Carol? Chinese. Mainland. Tapos yun, nasabi ko, direkta na, Carol, I have something to tell you. I am pregnant. Ganun na, kasi grabe ilang, na yung kaba. Ilang buwan na yung chan mo nung sinabi mo yun? 2 months. Magti-3. So, obvious na siya, hindi pa naman. Hindi. Pero napapansin nilang kasi di ba payat ako, tumataba na ako. Tapos, nung sinabi mo, ano naman yung reaction nila? Si amo, kasi parang may nakaano na nga na, parang buntis yung helper mo. Pero hindi, never siya nag-ask. Ah, so nung sinabi mo na buntis ka, sinabi rin niya sa'yo na parang napapansin niya, ganun? Hindi, parang nag-ano lang siya na, parang ang reaction niya, oh, congratulations, ganun lang. Okay. De, pagkatapos mong sabihin sa amo mo na yun nga, buntis ka, ano yung nagbago sa kanya, sa inyo, sa bahay, sa trabaho? Paano yung mga sumunod na araw? Meron bang changes? O katulad lang din ang dati? Parang di ko masabing ano naman. Kasi nung time na buntis ako, nung malaman ni amo, tumawag agad siya sa friend niya. Yung that time agad, nag-ano agad siya kasi yung may friend siya na CEO ng organization dito na nag-ano mga helpers na nabubuntis. Tapos, yun, ni-refer niya, sabi niya, tumawag ka sa ganito, ano mo yung friend niya, ewan ko kung pwede kong sabihin, pero open naman talaga yung ano ng Pathfinder. Pathfinder? Oo, si Catherine Gertin, yun yung Gertin, siya yung CEO ng ano, ng Pathfinder Hong Kong. So yun, tinawagan ko yung office, tapos inano nila ako na papuntahin doon. Tapos yung treatment naman ni amo, nung una medyo ano siya, kasi parang exhausted, na parang bigla siyang na-depress. Kasi diba close kami ni amo, tapos biglang buntis ka, na parang syempre inisip niya, parang naano siya na may mali ba sa nagawa ko na bakit yun. Tapos ako naman that time, parang ha, crime ba yung nagawa ko? Parang bigla din akong naano ba. Alam ko na nabuntis ako na ano, pero crime ba yung nagawa ko? Kasi parang di ko masyadong maintindihan kung sinisisi ba na ano or ayaw niya kasi na may baby, yung ganon. Pero ang akin naman datay, ayoko ipalaglag kasi parang tono niya is ipalaglag. Oo, siya yung parang gusto niya ganon. Oo, ayaw niya ng baby. Pero hindi niya mano, parang may ano siya na paano na yung future ng baby, paano yung mga naumpisahan mo, yung ganon na. Kasi nga, parang ininsist niya sa akin, legal nga daw ang abortion sa Hong Kong. So parang ang dating sa akin, gusto niya ipalaglag. Hindi ko alam, pero baka na-misunderstood ko, pero yun yung dating sa akin lagi na, bakit mo inano na mas pinili daw na i-continue. So, ano be, syempre diba, ako, alam naman natin lahat kung ano yung trabaho ng helper dito sa Hong Kong. So, syempre, may buntis eh. Kailangan kong gampanan. Oo, lahat. Walang nagbago. Nahirapan ko na. Hindi. Kasi hindi naman ako sakitin na, hindi naman masasabing sakitin kasi diba that time,
kasagsagan ng ano dito, rally. So ilang beses ako na-hospital kasi depression, stress, naghalo-halo na yung ano mo kasi, di ba, parang iniisip ko si Amon, nadi-depress dahil sa sitwasyon ko, parang mas lalo akong na ano din, parang na-absorb ko lahat ng ano tuloy, imbes na magaan lang. Yung pagbubuntis mo parang normal naman? Normal naman. Paano yung, halimbawa, dumating na yung time na nanganak ka na, ano yun, nandiyan ka pa rin sa bahay ng amo mo? Talaga, oo, date off ko pa nga ng time na mga nakatuloy. Sino yung sumama sa'yo sa... Sino laki? Ang in fairness naman talaga sa mga amo ko, supportive sila sa mga check-up, sa mga... Pagka may check-up, it's either si babae o si lalaki. Madalas ako, pero pagka nandyan si lalaki na ano o si babae, talagang hinatibil ako sa hospital. Nung araw na nanganak ka na, ano yun, i-share mo sa amin, ano yung nangyari? Nasaan ka? Saan ka nag-stay? Di ba nanganak ka na? Nagtatrabaho ka pa ba? Hindi. Kasi di ba meron tayong 10 months na maternity leave? Meron pala tayo. Yes. Kung hindi, talagang kailangan mo ang ibibigay sa'yo yung 10 months na maternity leave. Ah, 10 weeks, hindi 10 months. 10 weeks. Okay, 10 weeks. Tapos, saan ka nag-stay? Yun, kasi may organization. Oo, sorry. Inatid ako ni Amon lalaki. Tapos, pagkaya na ng katawan mo lumabas. Actually, ako pagka nanganak, hindi ako umabot ng 24 hours talaga sa ospital. Lumalabas ako. That time, nag-ano ako sa ospital na gusto ko na umuwi. Kaya lang, ina-stay mo na ako ng 2 days sa ospital. Tapos, sa shelter na provide ng Pathfinder. Doon ka nag-stay? Yes. Paglabas mo ng hospital, doon ka na agad? Yes. Gano'ng katagal ka doon? Ano lang ako, kasi kumuha ako, 1 month. 1 month. Kasi kumuha ako ng boarding house na agad. So, nandun kayo ng baby mo? Yes. Yung, saan tawag doon? Yung expenses, galing lahat sa amin? Ang expenses kasi, magpo-provide yung shelter ng, yung sa accommodation mo, tapos yung sa food, kung ano yung, kasi may government na nagbibigay sila ng donation doon every month. Kung ano lang yung binigay nila, yun lang yung pwede mong ano yan, the rest sa'yo na. Pero kung, kapag meron ka gusto. Kung ano ka pa sa amo ha, kung employed ka pa. Pero kung wala, hindi ka na sumasahod, may binibigay sila sa yung weekly na coupon for food. Madami kayo doon. Yung sa ano namin, sa shelter namin, bali 5 women. Pero puro, women. Puro Pilipina. Halo. Pilipina and Indonesia. Tapos nun be, after mo doon, ilang weeks ka? 1 month. 1 month ka doon, tapos lumipat one ka month sa... 1 month or 5 weeks. Tapos lumipat ka na sa boarding house, kumuha ka ng boarding house. Kumuha ko ng boarding house. So hindi ka pa rin nagtatapos. Siyempre baby pa siya eh. Oo. Oh, ngayon, nung natapos yung, maternity leave mo, so bumalik ka na sa trabaho. So, paano yun? Nasaan si baby? Daladala ko siya sa work. Ano yun? Umuwi ka sa bahay, tapos umuwi ka sa boarding house mo, tapos pupunta ka sa bahay ni Amo. Mahirap? Mahirap sobra. Yung papasok pa, umiiyak ka kasi may baby. Tapos uuwi ka, parang gusto mo nang lumipad na ano. Kasi syempre iniisip mo yung baby.